Iyan lang, iyan lang ang sasabihin mo sa amin? Napahinto sa kanyang business presentation si Charles Alcaraz, 32 taong gulang at COO ng kumpanyang gumagawa ng iba't ibang mga mamahaling alahas. Iyon inilalahad niya sa harapan ng mga miyembro ng board ang kanyang business proposal na pag-i-expand ng kanilang mga produkto sa iba pang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sinasala na kagad siya ng kanilang CEO na si Enrique Madrigal, 52 taong gulang. Excuse me sir, well to be honest, maganda naman ang mungkahi mo. Maganda ang mga disenyo ng mga alahas mo pagbati sa mga kinuha mong jewelry designers. Naisip nilang pagsamahin ang perlas at ginto na bihira lamang gawin. Paliwanag ni Enrique. Maraming salamat po sir, kaya nga po. Pero sa kabilang banda, pinutol ni Enrique ang sasabihin ng CEO ng kumpanya. Risky iyan, palagay ko. Hindi yan magiging matagumpay. With all due respect sir, dapat po hindi lang tayo tumitigil sa kung ano man ang mga nakasanayan natin. Dapat marunong tayo sa inobasyon. Kailangan may makitang bago ang mga tao sa produkto natin dahil madali lang sila magsawa. Kailangan sumabay tayo sa trend ngayon. Depensa ni Enrique sa kanyang business proposal. Hindi siya pwedeng magpatalo sa CEO. Tama ka naman dyan, Mr. Alcaraz. Kailangan natin mag-isip ng mga bagong inobasyon na tiyak nakakagati ng mga customers. Kailangan nating sumabay sa mga trend gaya nga ng sinabi mo. Pero tatandaan mo rin na nakakilala at minahal ang mga produkto at kumpanya natin dahil sa ibinibigay natin sa kanila ang mga klasikong bagay kagaya ng mga alahas natin. Paliwanag ni Enrique. Natahimik si Charles. Nakatingin lamang sa kanila ang mga miyembro ng board ng kanilang kumpanya. Trends are fleeting, but the classic are timeless. Palagay ko kailangan muna nating ipakilala ang mga produkto natin sa mga kalapit na bansa, kagaya ng Indonesia, Malaysia, at Taiwan. Saka tayo mag-market ng mga bansang medyo malalayo na. Baka kasi malugi tayo kapag sumugal tayo riyan. Sa ngayon, isang tabi muna natin iyan. Giit ng CEO na si Enrique. Pero wala namang mawawala kung susubukan natin. Let us give this project a chance. Laban pa ni Charles. Malaki ang mawawala sa pondo ng kumpanya kapag ipinilit pa natin ang gusto mo, Mr. Alcaraz. Sa ngayon, isang tabi muna natin. Hindi ko pa naman sinasabing ibasura natin. Hindi pa panahon niyan. Desisyon ni Enrique na siya ring may-ari ng kumpanya. At wala na ngang nagawa si Charles. Gusto niyang lumubog sa kanyang kinatatayuan. Hanggang kailan nga ba niya patutunayan sa kanilang CEO na karapat dapat siya sa kanyang posisyon bilang COO. At balang araw, siya naman ang ahalili rito. Matapos ang board meeting na iyon, hindi kaagad umuwi si Charles. Nakipagkita muna siya sa kanyang mga kaibigan. Kaunting inuman bago siya nagdesisyong umuwi. Sa susunod, huwag kang magmamaneho kung nakainom ka. Gusto mo ba ako mawalan ng COO sa kumpanya? Napalingon si Charles sa pinagmulan ng tinig. Ang kanyang papa, si Enrique Madrigal. Hi sir, kamusta po? Good evening sir. Sarkastikong bati ni Charles sa kanyang papa. Huwag mo akong tawagin sir. Wala tayo sa opisina. Wala tayo sa pulong. Lagi mo na lang akong pinapahiya sa board pa. Hindi ba ako karapat dapat sa posisyon ko bilang COO mo? Imbis na suportahan mo ako, lagi mo akong ipinahihiya sa kanila. Ipinamumukha mo sa akin na Alcaraz lang ako at Madrigal ka. Na hanggang ngayon, apelyido ng dati mong karelasyon ang daladala ko at hindi ang apelyido mong tinitingala. Maya-maya ay sumbat ni Charles sa kanyang papa. Sanay naman si Charles na laging binabara ni Enrique sa kanilang board meeting. Subalit ito na yata ang sukdulan ng lahat.
Karaniwan kasi tahimik lamang si Charles kapag may hinanakit siya sa ama ng kanya ring boss. Ngunit kakaiba ngayon dahil sumulak na ang kinikimkim na damdamin ng anak. Aminin mo na hanggang ngayon, ikinahihiya mo ko na anak mo ko. Kaya hanggang ngayon, walang nakakaalam sa opisina na anak mo ko. Sumbat ni Charles. Nagitla si Enrique sa sinabi ng kanyang anak. Charles anak, simula nang mawala ang mama mo at kupkupin kita, nakita ko sa iyo ang isang malaking potensyal. Kaya naman isinabak na kagad kita sa pagsasanay. Sinadya nating panatilihin ang apelyido mo dahil ayaw nating may masabi ang mga empleyado na dahil anak kita, ikaw ang magmamana ng kumpanya. Pero pinatunayan mong karapat-dapat ka. Nagsimula ka lamang bilang simpleng empleyado. Walang nakakaalam na anak kita. Hanggang sa unti-unti, sila na mismo nagmumungkahing itaas ka ng tungkulin. Look at you now. Ikaw ang COO. Sino mag-aakalang anak kita? Paliwanag ni Enrique. Yeah, I guess. Hindi ka talaga proud sa akin. Anong hindi? Ipinagmamalaki kita, sobra-sobra. Lagi mong binabara o kinokontra ang mga proposal ko. Napahinga ng malalim si Enrique. Tatandaan mo anak, ang mga brilyante natin dumadaan sa masalimuot na proseso para maging mas maganda. Dumadaan sa apoy para mapakinang. Hindi biro ang pagdidisenyo ng ating mga alahas bago ipakita ang ganda ng mga kombinasyon. Ganoon din ang pagsasanay ko sa iyo anak. Kapag wala na ako, magiging kampante akong sa iyo mapupunta ang posisyon ko at kumpanya. Dahil ikaw talaga ang karapat-dapat at hindi dahil sa anak kita. Huling paliwanag ni Enrique. Umiiyak na niyakap ni Charles ang kanyang ama. Sa pagdiriwang ng araw ng pagkakatatag ng kumpanya, inihayag ni Enrique sa lahat na si Charles ang kanyang anak. At ito ang magiging CEO ng kumpanya at papalit sa kanya kapag dumating ang puntong iyon. Bagay na ikinasaya naman ng lahat dahil talaga namang mahusay si Charles. Nasa dugo nito ang pagiging mahusay sa negosyo dahil anak niya ito.